ilang taong ito ay ating ipinagdiriwang ang mga klero. Taon na kung saan ipinagdiriwang ang mga taong pumili na paglingkuran ng Diyos. Ngunit sino nga ba sila? Sila ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Santo Papa, Kardinal, Arsobispo, Obispo at mga pari. Sa pagdiriwang ng mga itinakdang tao, kami ay nakabanayam sa isang paring Salesiano upang mabigyang kasagutan ang ilan sa aming mga tanong. Gaano po ba kahirap ang maging pare? Ganong kahirap, sasabihin ko, mahirap siya. In a sense na marami kang pagdadaanan, marami kang sakripisyong kailangan gawin, mga kailangan pangarap na bitawan, mga kailangan ibigay para makamtan mo magiging pare. Kailangan mong iwanan ang iyong pamilya, kailangan mong iwanan yung mga dati mong pangarap para makamtan itong tawag na ibinibigay sa iyo ng pamilya. I am Father Glenn Joseph Protasio SDV, commonly called as Father Tuti. I am the college and TVET spiritual moderator here in Don Bosco Technical College. I am here last May 2018 to start my apostolate here. And this is my story. Saan lugar po ba kayo dumaking? Bago ko pumasok ng seminaryo sa Don Bosco, Bacolor, Pampanga, ako'y lumaki sa Pasay City, sa Leverisa Street. Ang lugar namin ay napakasimple lang na mga taong nakatira doon ay mga simpleng mamamayan ng Maynila, mga masayahing tao. Hindi naman magulo, pero isang lipunan na maayos at masaya. Sino-sino po ba ang mga kasama niyong lumaki? Noong lumalaki ako, kasama ko ang mga tiyuhin ko, tiyahin ko, ang mga pinsan ko. Kasi ako ay nakatira sa isang compound, miski isa lang ang kapatid ko. Pero feeling ko, araw-araw may family reunion kami noon. Kasi nga, yun nga, ang aking sitwasyon noon, isang compound kami nakatira. Ano po ba ang inyong mga naging karanasan noong kayong high school pa lamang? Noong high school ako, yun din ang panahon na kung saan doon ako pumasok ng minor seminary sa Bacolor, Pampanga. Na unang pasok ko ay ang mga seminarista noon, ang gagaling nila sa football, basketball, at sa mga pagtugtog ng iba't ibang musical instruments. Doon ako nainganyo kasi nga dati gusto ko maging rockstar. So, isang motivation ko bakit ako pumasok ng seminaryo, hindi kasi gusto ko maging pare, kasi gusto ko maging rockstar at maging basketball player din. Pero dun sa pagkatapos noon, after some years na marirealize ko, ginamit ito ng Panginoon, itong mga instrumento na ito, pagiging ang sports at saka itong music, for a greater reason. Na it's a matter na para maging mahubog ang aking pagmamahal sa aking bokasyon. Dito rin ako napamahal sa aking pagpalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal araw-araw, pagsimba araw-araw, at ang pakikisalamuhan ng mga pare sa amin ay isang malaking bagay na kung saan ito ay nakatulong, malaking tulong sa aking pagiging pare in the end. Saang banda ng inyong buhay na napapalapit kayo sa Diyos hanggang sa naisipan niyo magseminaryo? Saang banda, masasabi ko siguro nung nasa practical training na ako. Ano yung practical training? Kung yung nasa tulad ni Brother Kerwin, ni Brother Daniel, na ikaw ay Salesiano na pero hindi ka pa talaga full na Salesiano. Ikaw yung temporary na Salesian na kung saan ikaw ay naging advisor, naging teacher, ikaw'y kasama palagi ng mga bata noon, ay feeling ko, talagang ito yung buhay ko eh. Ito yung gusto kong maging buhay in the end kasi ito yung what the call is all about.
It's all about service. It's all about teaching. It's all about what Don Bosco would want you to do. It's for the service of the young until the end of your life. Na masabi ko, nung naordinahan ako, maraming salamat, Panginoon, na binigay mo to sa akin na maging isang guro, isang kaibigan, at maging, hopefully, maging ama ng mga kabataan, ibibigay mo rin sa akin. Fan ko pa kayo ng Star Wars? Oo! Kailan po kayo naging fan ng Star Wars? As far as I remember, bata pa ako. Bakit? Napalood namin yan ng mga magpipinsan ko sa movie house. The first movie that I watched na Star Wars is The Return of the Jedi. I was so amazed of the effects at that time. And ever since, I wanted to become a Jedi Knight. Star Wars is a movie about evil and good. And it has been something na nag-inspired sa akin. Siguro kaya rin ako naging pare. I wanted to be someone who will be doing always what is right, doing what is good for others. And the nearest profession of a Jedi Knight today is becoming a priest. Maybe funny it may seem, but I think God used Star Wars as a means for me in becoming a priest also. Saan po ba kayo nagseminaryo? Nung minor seminary ako sa Bacolor, Pampanga. Yun ay minor seminary from first year to fourth year high school. Pero nung fourth year high school kami, since nalahar yung seminaryo namin, nalipat kami ng 4 buwan sa Cebu. Then, pagkatapos namin sa Cebu, apat na taon naman ako sa Don Bosco College, Canlubang. Then, after 4 years in Canlubang, ako ay nag 1 year ulit sa Cebu for my novitiate. Then, for 3 years, balik kami ulit sa Canlubang for taking up philosophy. Then, after taking up philosophy sa Canlubang, 3 years naman kaming practical trainee or practicum namin. First year ko sa Don Bosco Canlubang, second year ko sa Don Bosco Makati, third year ko sa Don Bosco Tondo. Tapos noon, nung pagkatapos ng practicum stage namin, 4 years naman sa Don Bosco Center of Studies sa Paranaque na kung saan kami nag-aral ng theology. At pagkatapos noon, ako'y naordinahang pari na. Pwede po bang paka-describe yung experience niyo sa seminaryo? Ang experience namin sa seminary ay sasabihin ko, masaya, mahirap, nakakalungkot, iba-iba. Kasi marami kang kasama. Simula, kami ay nagsimula ng 36. Hindi pa natatapos ang taon. Nung first year high school, ay natapos ang taon, 30 na lang kami. Naordinahan kami nung December 8, 2010. Out of the 30, 2 lang kami natira. Napapaisip ka, may mga kaibigan ka na malalapit, along the way, mawawala. Para isang kapatid na mawawala. Lalabas na siya, hindi feeling niya, hindi niya nabuhay ito, masakit. Pero matutuwa ka rin because marami kang pang makakasalamuha, marami kang iba pang magiging kaibigan, iba pang magiging kapatid along the way, iba pang mga katuwang kasama sa mission na binigay ng Panginoon na masasabi nating it's worthwhile. May mga temptation po ba kayo noong kayo ay nagka-seminaryo? Oo naman, ang temptation ay talagang kasama yan. Na masasabi mo, ito ba'y para sa akin? Oo, ang dami. Hindi mawawala. Isang temptation is, tutuloy ko pa ba ito? Nakaunang-una kasi mahirap. Nandun din yung temptation na, ay, yung mga kasamahan ko, yung dati kong kasamahan sa seminaryo, meron na siyang sariling girlfriend, di ikaw din, ay, kung may pamilya ka rin kaya ako. At along the way, makakasalamuha ka, makita ka ng mga siguro, lalaki rin tayo, may mga magandang babae along the way, na mamasabi mo, kung ako rin kaya, lalabas at magiging
Marami mapapaisip, ganong sitwasyon na mapapaisip, pero tatanong ka, mapapadasal ka, Lord, ano ba talaga? Anong gusto mo para sa akin? And hopefully, at kaya ngayon, mabaitan Diyos, nandito pa rin ako. Paano niyo po yung nalagpasan? Paano nalagpasan? Unang-una, dapat meron kang kaibigan. May mga kaibigan kang malalapit sa iyo na makakatulong sa iyo. Ganon din, may mga kaibigan kang mas matatanda sa iyo. Ito yung siguro isang pare na pwedeng mag-guide. Tawag namin doon ay spiritual director. Na pwede mong sabihin kahit ano, wala kang itatago. Na pwede mong, Father, may galito mong sitwasyon. Anong advice mo sa akin? Pwede ba kung anong may papayo mo? Dahil sa mga ganun, kaya marahil nai-guide niya ako na mabuti, nai-guide niya ako na maayos, kaya siguro hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ano po ba talaga ang pagpapare? Ang pagpapare ay isa sa buhay mo, ang buhay ni Kristo. Buhay na pagiging available sa lahat ng bagay. Buhay na ibinibigay para sa lahat, para ang tao ay mabuhay. Unang-una, hindi makapaniwala kasi ayun na yung time na, uy, pare ka na, pare na ako. Panaginip ba to? Tunay ba? Or nabubuhay ba ako sa isang bangungot? Ganun ang pakiramdam. Pero as you go along, as you the days would go by, masasabi mo, pare pala ako. Kasi nagmimisa ka na, may nangungumpisal na sa'yo. Lahat ng mga pinag-aralan mo, pinaghirapan mo, nakikita mo nagbubunga na. Yun ang pakiramdam ko nung naging pari na ako. Meron po bang pangyayaring hindi nyo malilimutan o nasaksihan sa pagiging isang ganap na pari? Siguro masasabi ko, ang hindi ko makakalimutan na pangyayari nung naging pari na ako ay no first time kong mag-anoint ng namamatay. Na sa isang ospital, ako yung tinawag, isang babae na naghihiningalo, binigyan ko siya ng anointing of the sick noon. Ako'y talagang kinakabahan noon kasi yung paghinga niya ay yung alam mong mamamatay na, at yung pinaka-cup pa nung ng oil na tapon pa ata noon sa sobrang kaba ko. And pagkabigay ko noon, after ilang minutes lang, nalungkot ako kasi namatay. Para bang feeling ko, hindi successful, pero sabi ng mga paring kasama ko, hindi, kasi namatay yun, dinala mo kagad siya sa langit. At that one, na-console ako, ganun pala yun. Pag ang isang pare nagbe-bless ng namamatay, dinadala namin kagad sila sa langit. Bilang isang pare, paano po ba kayo nakatulong o nakakatulong sa mga tao at sa lingkungan? Siguro sa pamamagitan ng misa dito sa homilya, doon mo matuturuan ang tao, mga taong nakikinig sa iyo, kung paano mamuhay ng tama, kung paano mamuhay bilang isang mamamayan ng bansa, at kung ano ang dapat gawin at kung ano ang nararapat. Sa pamamagitan nito, hopefully, makatulong kami sa magandang pamamaraan, sa magandang bagay. In this way, we become a social agent of change for them morally, spiritually, and we become a guidance and a light for the people. Ano mo po maihahatulan sa iyong sarili ang buhay ni Don Bosco? Siguro, ang hirap maging isang Don Bosco ngayon kasi si Don Bosco ay napakagaling na santo. Pero sa maliit na bagay, masasabi ko, oo, nagagaya ko siya bilang isang Salesiano, idol namin siya. Sa aking pamamaraan, siguro naihahatulan ko ang sarili ko bilang isang guro, bilang isang kaibigan, bilang isang tagapakinig lang o isang tagakalaro ng mga kabataan ngayon, siguro sa ganitong kaliit na bagay, nagiging Don Bosco rin ako sa kanila ngayong panahon na ito. Bilang isang paring Salesiano, ano po ba ang iyong papayo sa mga kabataan na isumunod sa iyong yapa?
sa mga kabataan o sino man gustong sumunod sa yapak bilang pare o reliyoso, isa lang masasabi ko, mahalin niyo ang Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, lahat yan babagsak sa tamang lugar. Diba? Pag mahal mo ang tao, lahat gagawin mo. Lahat iiwan mo. Lahat kakayanin mo. Ganun ang buhay pagpapare. Kasi mahal mo ang Diyos, lahat kakayanin mo. Lahat ng paghihirap, gagawin mo. Lahat ng unos, lahat ng problema, makakaya mo. Kasi itong bagay na to, gustong gusto mo. At hanggang dulo, kakayanin mo. Kasi mahal mo ang ating Panginoon. Tapos ang aming panayam kay Father Tudy, na pagtanto namin na maaari pala maging kakaiba ang buhay ng isang pari, na kahit marami mong bagay na kailangan sakripisyo at talikuran, nakukuha niya pa rin makipagsalamuha sa kabataan tulad ni Don Bosco, ang ating patron. Iba-iba man ang ating pananaw sa buhay, makakaya pa rin nating gawan ng paraan ng ating mga kagustuhan. Katulad ni Father Tutti, na kahit pinagseserbisyon niya ang madla at ang ating Diyos, nagagawa niya pa rin sulitin ang kalayaang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Kahit ako po, marami po kayong mga instrumento sa ligodan ninyo. Ano po rin yung mga ginagawa? I play the guitar. I play the violin. I play the ukulele. I play some piano. Ano po yung madalas ng ginagawa? I usually practice the guitar and the violin. Ano po yung paborito niyo? Ang paborito ko, silang pareho rin. It's a range of music from classical to a different genre. Ba't po Father Tutti? Dahil sa ano? Sa Tutti Frutti na commercial. Kamuha ko daw dati yung nandun sa ano, nung bata pa ako. So... Dahil sa... Inukso ko sa amin sa seminaryo. Ah, so na-pass down na lang po yung ano? Oh, ever since. Hindi na bago. Nice.